In just a moment, ay magsisimula na ang laro ng Koshigaya Alphas, Life na Life with Kai Sato, playing his debut game sa kanyang third season sa Japan. And good news, dahil kahit hindi tayo pwedeng mag-live streaming dito sa ating channel, ay meron kaming ibibigay na live streaming link and you can find it sa ating pinned comment sa baba. Just click the link and enjoy the game. Hey, hey, hey! Attention, mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Sato. Super easy. Just subscribe, like, and comment. And for the meantime, ay enjoy muna natin ang mga highlights moves ni Kai Sato last season with the Yokohama B Corsairs. At balitang NBA naman, Nikola Jokic at ang kanyang pinakamalaking pagsisisi. Si Jokic ay isang tatlong beses na MVP ng NBA at 2023 NBA champion kasama ang Denver Nuggets. Ay tiyak na isa sa mga nangungunang manalaro ng NBA. Ang kanyang husay sa laro at natatanging kasanayan sa court ay talagang kahanga-hanga. Pero sa kabila ng kanyang kahanga-hangang tagumpay, kamakailan lamang ay inamin ng Serbian superstar na nakakaranas din siya ng mga pinakamabigat na kabiguan sa kanyang professional career. Mula nang sumali siya sa Denver Nuggets noong 2015, matibay na naitatag ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng nakaraang dekada. Ang kanyang natatanging kasanayan, kabilang ang kanyang playmaking ability at mahusay na shooting, ay nagbago sa kuponan at naging isa itong powerhouse sa Western Conference. Ang kanilang pagsisikap ay nagresulta sa kanilang unang NBA title noong 2023. Na isang tagumpay na inaasam-asam ng mga fans ng Denver Nuggets sa loob ng maraming taon. Kasama ng kanyang mga tagumpay sa kupunan
Taglay din ni Jokic ang mga individual na parangal, kabilang ang NBA Finals MVP noong 2023 at tatlong MVP titles noong 2021, 2022 at 2024. Ang mga pagkilala na ito ay nagpapatunay sa kanyang dedikasyon at pagsusumikap sa laro. Sa kabila ng mga nakamit na ito, nagkaroon si Nikola Jokic ng pagkakataon na pagnilayan ang mga pagsubok na kanyang hinarap. Ano man ang kanyang mga tagumpay, ang kanyang pinakamalaking pagsisisi ay nakatuon sa mga pagkakataong hindi siya nakapagbigay ng contributions na kanyang inaasahan, lalo na sa mga mahalagang laro. Sinasalamin nito ang kanyang malalim na pag-unawa sa responsibilidad bilang leader ng kanilang koponan. Sa mga pagkakataong hindi siya nakapaglaro ng maayos, damang-dama niya ang pasakit na dulot nito, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan. Gayunpaman sa kabila ng mga parangal at pagkilala mula sa kanyang mga kasamahan, tagahanga at mga eksperto, dala pa rin ni Nikola Jokic ang sakit na tinuturing niyang pinakamabigat na dagok ng kanyang karera, ang pagkatalo ng Serbia sa semifinals laban sa Team USA sa 2024 Paris Olympics. Sa isang panayam sa Mozart Sport, binuksan ng 29 years old center ang tungkol sa kanilang pagkatalo. Sabi ni Nikola Jokic, "People from the stands will probably see it as a normal defeat. But for those who played, it was certainly one of the toughest defeats in our careers." Nakaabot ang Serbia sa Final Four ng torneo matapos matalo sa Team USA sa group stage, pero bumangon sa pamamagitan ng kanilang mga panalo laban sa Puerto Rico at South Sudan. Pagkatapos, tinalo nila ang Australia sa quarterfinals na nagtakda ng rematch laban sa Team USA sa semifinals. Mahigpit na lumaban ang Serbia pero sa huli ay hindi nakasunod, natalo sa score na 95-91 sa isang masikip na laban. "It was a good match. We had a big chance. In the end, they beat us," pahayag ni Nikola Jokic. Sa kabila ng pagkabasag ng kanilang puso dulot sa pagkatalo sa semifinal, nakabangon ang Serbia at tinalo ang Germany sa laban para sa bronze medal na may score na 93-83 at nagpakita itong si Jokic ng pambihirang performance, nagtala ng 19 points, 12 rebounds at 11 assists at nakuha ang kanyang pangalawang Olympic podium. Ngayon matapos magrepresenta sa kanyang bansa sa Olympics, bumalik si Nikola Jokic sa US na nakatuon ang kanyang isip sa nalalapit na NBA season. Bilang sentro ng Denver Nuggets, layunin niyang mapanatili ang kanyang MVP caliber na anyo at pangunahan ang koponan sa isa pang pagtakbo patungo sa kampiyonato.